Okay, so hi hunters, especially sa mga newbies sa airdrop ng SAM airdrop. Okay, today, turo ko kung paano ba natin ibibenta na agad-agad yung token na nakuha natin sa airdrop sa SAM wallet. Okay, let's go to our SAM wallet. Okay, so nandito na tayo sa SAM wallet, diba? So, ang gagawin natin is hahanap tayo ng token na gusto nating ibenta. So, ibenta natin. Oh, but make sure na nakapasa na kayo doon sa Dextrade, okay? Kasi sa Dextrade natin ito ibibenta. Bakit natin sa Dextrade ibibenta? Kasi minsan, may mga token like this gift, sabi natin. Pag in-exchange natin at chinek natin ang kanyang value, minsan, wala tayong makikitang. So, sa gift, ayun na. Pag clinic mo kasi ang gift, pag in-exchange mo yan, then switch all. Ayan. So, dito, makikita mo siya exchange agad. So, pwede mo siyang i-exchange. Pero, may mga pagkakataon na wala kang makikitang exchange. So, kailangan, pag walang ganun, pag may ganun pala, I mean, pag walang exchange na makikita, sa Dextrade mo siya i-trade. Hanap tayo ng token na walang ganitong exchange. Okay, so for example, itong Xcoin. Itong Xcoin, ano? So pag in-exchange mo yan, tingnan natin kung mataas ang difference ng buy and sell niya. Hindi eh. So hanap tayo ng itong XCBS na lang. Ayan. So, ito yung sinasabi ko, guys. Kung gusto nyo yung ibenta ng ganito, na hindi mo makikita ang exchange, pupunta tayo sa DEX. So, punta tayo sa DEX. So, ang DEX is nandito. Click nyo lang yan. And then, kung hindi nyo makita ang DEX trade agad, view more subs ka lang para makita mo ang... Yeah. So, Dextrade ito plus. So, from here, okay, magbibenta tayo. Okay, so, nandito tayo sa Dextrade. So, ang mangyayari, ang pair na lagi kong ginagawa is, token first, i-click nyo to. Kita nyo to, XRP USD. Ipapalitan nyo lang tong pair. So, ang lagi kong ginagawa, siniswitch ko to. XRP lagi, ang quote ko. Para hindi ako maguluhan, kahit mag-buy and sell ako, ang quote ko lagi ay XRP. Since ang DEX kasi is vice versa nyo yung magagawa, kaya medyo nakakalito. Make sure na mag-fix kayo sa pairing. So make sure na kung gusto nyo gayahin ako, yung base ko ay yung XRPL token, tas ang quote XRP, steady na lang kayo dyan. Even buy and sell. Okay? So, ang gagawin ko is papalitan ko itong USD Gate Hub ng XCBS. Ayan. Tapos, click nyo itong issuer. Ayan. And then, so, ang currency pair ko na is base ko ay XCBS, tapos ang code ko XRP. Whether mag-buy ako or mag-sell, yan lagi ang code ko. Ayoko nang palitan kasi ayokong mabago. Sobrang bagsak na siya. I-sell na lang natin. Agad-agad. Lugi na ako dito. So, ang gagawin ko lang, pag si-sell ko siya ng agad-agad, even nakalagay na dito ay limit price, kasi minsan hindi mo ito mapapalitan eh. Ay, ito pala, I mean limit. Minsan kasi hindi mo na mapapalitan yan, naka-unhide ang market. So, limit with whatever, kung limit man yan or what. So, ang gagawin ko niyan para mabenta ka agad, kiniklik ko lang ang una, yung nasa unahan. So, ito. Check. Then, itong quantity, i-maximize ko lang yan. So, makakatanggap ako ng 0.08 XRP. So, ito ang lagi nyong titingnan yung marireceive nyo. Okay? Kahit anong gawin nyo, magpa-sell kayo or magpa-buy, lagi nyong i-double check ang marireceive nyo. Kasi mamaya, kung nag-reverse-reverse kayo ng pair, instead na XRP ang magtatanggap nyo, token pa lang natatanggap nyo. So, ibig sabihin, bumili kayo kahit na nakalagay sell.
I hope mag-gets nyo to. Pero yun nga, sinasabi ko, kailangan wag yan lang kayo magpalipat-lipat ng pair. Kasi ito pwede itong palitan eh. Pwede nyo to i-switch eh. Ayan. Pero makaka-buy and sell ka pa rin. Yun nga lang, malilito ka. So, ako, ang strategy ko, nag-stick ako sa ganyang pair. Ang quote ko lagi ay XRP. So, si-sell ko na ha. Kahit na nakalimit yan, mafi-fill in pa rin yan yung order ko. So, click ko lang yung pinakaunang green. Ibig sabihin, ito yung price kung saan ipagbibenta ko ang aking CXCBS. So, ganyan ko lang. And then, matatanggap ko tong amount na to. So, sell XCBS. And then, papalitan ko lang yung gas fee ko para tipid. Ayan. And then, slide to accept. Ayan. So, ganun. So, verifying lang siya. And then, mapapansin nyo kung na-fill in siya kasi may lalabas siya na fill in. Ayan o. Fill new order exchange. So, ibig sabihin na-fill in siya. Makikita nyo rin yan, guys, sa history. Click nyo tong history. Tapos, click nyo tong orders history. Huwag yung open orders. Kasi ang open orders, ito yung mga order na hindi pa na-close. So, punta tayo sa orders history. See, makikita nyo dito ang, tapos nabenta mo siya ng selling, ayan. Ang baba, no? So, ayun. So, nakakuha ka ng, magkano lang? 0.09 XRP, not bad. So, makikita nyo dito, ito yung selling na binenta nyo. Ito yung price, kung anong price nyo binenta. At ito naman yung natanggap nyong XRP. Okay? Good? Nag-gets nyo? I hope nag-gets nyo. So, ayun lang. Bye!